Na ito ating pangusapan ang musika, global warming at ang nakalat na sandakusan sa intramuros. Alam niyo ba na Filipinos are known to be great musicians worldwide? 就是他们对音乐强烈的爱和对音乐无私奉献的精神，就像我，我也很喜欢音乐，音乐是人类通用语言，因为音乐让人和人之间拉近了距离。 Ako din, Wesley Mahilig din ako sa musika. 我也很喜欢音乐. Mula etnikong ritmo hanggang sa napapanahong pop ng kasalukuyang henerasyon, ang Filipino musicians are thriving according to their levels of creativity. Mga maingay at pangsayaw na himig ang gusto ng mga mahilig sa gimmick. Malambing na tunog ng katutubong awitin ang nais naman ng mga tagapakinig ng mga radio at romantikong ballads para sa mga nai-inlove. Alam niyo ba na si Epifanio de los Santos, whom EDSA is named after, ay isang dalubhasa ng musika? Si Epifanio de los Santos ay maraming talento. Isa siyang abogado, panunulat, mananalaysay at kolektor ng mga antigo. Siya ay isang likas na musikero, magaling na pianista at itinuturing sa tatlo sa pinakamagagaling na gitarista ng kaniyang panahon. Kasama niya sila General Fernando Cannon na isang revolusyonaryo at Fernando Tolentino na isang bantog na iskulto. Alam niyo ba na ang Sandungong Panaginip ang kauna-unahang opera sa Pilipinas na nasa wikang Tagalog? Ito ay binuo ni Ladislao Bonus na binansagang ama ng Pilipino opera. Si Bonus ay maternal na lolo ni Felipe M. De Leon Jr., isang scholar sa musika at humanities professor sa Universidad ng Pilipinas at anak ng national artist para sa musika Felipe Padilla De Leon na ating bigay-pugay mamaya-maya sa programa. Abangan niyo po mamaya at kilalanin natin ang mga awitin ni Maestro Felipe De Leon. Alam niyo po ba na ang Apo Hiking Society ay dating kilala bilang Apolinario Mabini Hiking Society? Well, hindi ko alam yun ha, pero ang grupong ito ay binubuo ng mga singers, humorists at songwriters na inorganize noong 1969. Ang natitirang miyembro ay sina Jim Paredes, Danny Javier at Boboy Garuvillo. Well, ang grupo ay kilala sa natatanging urban sound at pagpapatawa sa kanilang musika. Gusto ko ang mga awitin ng Apo Hiking Society. Alam nyo ba na ang Hotdog, a Pinoy rock and roll band, initiated what is now known as the Manina Sound. Manina Sound 是一个轻快、自由、嘻哈的音乐，因为它使用的是街头文化的语言和表达年轻人情绪的一种流行音乐。 Naalala ko nung ako'y bata pa, madalas kong pakinggan ng mga awitin at musika ng Apo Hiking Society kasi paborito sila ng magulang ko. Alam nyo ba na ang salitang Jeprox ay galing sa kantang Laki sa Layaw, Jeprox? Ito ay reverse version ng salitang project. Ang project kapag binaligtad sa Tagalog ay mabubuo ang salitang Jeprox. Madalas mapakinggan noong late 1960s and 70s. Ito ang kumakatawan sa mga kabataan ng middle at low middle housing income ng gobyerno. Napaka-interesting ang ilang trivia sa Philippine music. Far from what everyone knows about music in the Philippines, the country is in fact the most abundant in musical talents that have established themselves in the international scene. Gaya ni Jessica Sanchez, ang Pinay na nag-second sa American Idol kamakailan. Sabi nila, music's the medicine of the mind. Welcome po sa Chinatown. Pechong Kai!